December 8, Biyernes, alas 3 ng hapon, tutulak ang dalawang barkong yan ng BFAR, ang BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Sanday, papunta sa Baho de Masindok mula dito sa Capinpin Port sa Orion, Bataan. Ang sasakyan natin ang BRP Dato Sanday. Kasama sa humanitarian and support mission na ito, ang ilang miyembro ng media at mga kawaninang BFAR. Mula dito sa Capinpin Port sa Orion, Bataan, aabutin ng 18 hours ang biyahe kung maganda ang panahon. Sa mission ito, malalakas na alon ang kalaban ayon sa BFAR. At ngayon, dahil magpapasko, ang dala ng BFAR sa mga mangingisda, itong Noche Buena pa. Sinapod na tayo ng mahigit na bihanin ng oras dito sa Laon. Malapit na tayo sa area ng Baho de Masindok ayon sa kasama nating BFAR. At may isa na tayo na mataang Chinese vessel. Matapos ang mahabang biyahe, mag-aalas 7, nasa 15 nautical miles na lang ang layo ng BRP Dato Sanday na sinasakyan natin, BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Tamblot sa bukana ng Baho de Masindok. Pero pagsapit ng alas 8, may radio challenges na ang Chinese Coast Guard. Babala na dapat isanin ang mga barko ng BFAR ang lugar. Sinagot naman ito ng radio challenge ng BFAR. At sumunod na ang mapanganib na maniobra ng mga Chinese Maritime Militia. Yan yung Chinese Maritime Militia. Dalawang beses tayo hinarama. Papasok dito sa Baho de Masindok. May isa pang barko dito. Yan yung Chinese Coast Guard. Tuloy naman sa biyahe ang mga barko ng BFAR. Nasa entrada na tayo ngayon ng Baho de Masindok o Scarborough Shoal. Makikita nyo, maraming mga barko ng China ang nakabalikin. Matapos ang mga dangerous maneuvers, mas naging mapangas na ang Chinese Coast Guard dahil nagbuga na ito ng tubig gamit ang kanilang water cannon. Makikita nyo, patuloy na ang pagbuga ng tubig ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Sa 8 beses na pagbuga ng tubig gamit ang water cannon, 3 sa mga ito nakatutok sa BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Tamblot, kaya nasira ang navigational equipment ng BRP Dato Bangkaw. Sa kabila nito, natuloy pa rin ang pamimigay ng ayudang krudo at food packs sa mga mangingisda. Nakabantay at mayat maya pa rin ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard. Kung kanina, isang barko lang ng China nagbubuga ng tubig, ngayon dalawa na. Yung isa naman tinatarget, yung isa pang kasama nating barko. December 11, itinuloy ng BFAR ang ikalawang araw ng misyon, pero nasa 20 nautical miles na ang layo nito sa Baho de Masindok para makaiwas sa pangaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Militia. Sa Bukana, doon lang kami pahirapan, hinahapol po kami doon, palabas. Para sa mga mangingisda, hinaharangan man sila ng malalakas na alon at pinapaalis ng Chinese Coast Guard, tuloy ang pangingisda nila malapit sa Baho de Masindok. Dito kasi marami ang kanilang huli. Pero mas marami pa sana ang maiuwi nila sa pamilya kung makapasok sila sa loob mismo ng Baho de Masindok, kung saan makikita ang iba't ibang klase ng isda. Ito marahil anla ang dahilan kung bakit hindi sila pinapayagan makapangisda roon ng Chinese Coast Guard. Ang Baho de Masindok o Scarborough Shoal ay sakop ng munisipalidad ng Masindok, Zambales. Alas 6 ng umaga, narito na ulit tayo sa Capinpin Port sa Orion, Bataan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naging matagumpay ang misyon para mahatiran ng gulong ang mga mangingisda ng Baho de Masindok. Ito'y sa kabila ng pangharang ng Chinese Militia at pambuboba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng BFAR.